What is up, the nice peeps? It's me, the nice aunt. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga next na videos ko. For today's video, meron ulit tayong i-unbox, i-re-review and i-audio test. But this time, hindi lang siya microphone. Kasi itong i-re-review natin is music capsule siya, so marami siyang functions and purposes. And plus guys, ang brand ng product na to is Mawono. Kaya sure talaga na maganda talaga ang quality na to and sulit talaga. I-reveal ko na. Ang model na ito ay itong Mawono Sudotap KM300 na music capsule. So, speaker siya na may kasamang 2 wireless microphones. So, pwede siyang gamitin as karaoke. Portable siya and chargeable. Kaya pwede natin siyang gamitin anytime, anywhere, indoor man or outdoor. Pwede natin i-connect to guys sa any gadgets kasi nga meron siyang Bluetooth. And pwede rin siya sa TV gamit yung iba pang connectors. Kaya isa-isayin natin yung function nito, how to use and i-audio testing natin siya. Kaya please watch till the end. And itong pink yung kinuha ko kasi ang cute talaga niya. Hindi naman siya sobrang laki and magaan lang siya. Kaya madali lang siyang gamitin kahit saan tayo pumunta. Nilagay ko na rin dito yung strap na included dito para kapag dadalhin ko siya, isasabi ko lang siya sa shoulder ko na parang bag. Meron din siyang kasamang microphones lang. Kaya yan, nilagay ko na yung dalawang wireless na microphone. Meron pa siya kasamang stand para dun sa gadgets na gagamitin natin pag magkakaraoke tayo. Like, pwedeng gamitin dito yung phone, iPad, or tablet. As long as hindi makabal yung mga case nun, kaya naman siya dito. So, ito yung example. Ayan. Guys, nga pala, nandito ako sa isang studio ngayon. Naghahanap kayo ng mga studio rental na good for recording or photoshoot. Super recommended talaga itong Sweet Leaks Photography Services. Located yan dito sa South Caloocan. Yan yung address niya, guys. Minsan nandito ako, baka maabutan niyo ako dito. Meron din silang Facebook page. Kung gusto niyo na magparent, ang price nito is 599 pesos lang per hour na yun and included na rin yung mga equipments nila dito. And marami pa silang ibang mga packages na talagang affordable. Meron sila as low as 99 pesos. So, lalagay ko na lang sa description box yung link nitong Sweet Leaks Photography Services. Before tayo mag-audio testing, isa-isayin muna natin i-check itong mga functions sa mga buttons na nandito. So, dito natin malalaman kung worth it ba talagang gumamit itong Sudotap KM300. Check naman natin yung button functions niya. Para buksan siya, ito yung power button niya. Ipipress lang natin siya ng 2 seconds para ma-on. Dito makikita battery display. Ito naman yung adjustment para dun sa wired na microphone na isasaksak natin dito. Pwede tayo gumamit pa ng aside dun sa dalawang wireless microphone ng dalawa pang wired microphones. Pwede yung isang wired microphone dito. Then dito naman sa isa is yung accompaniment or musical instrument na pwede natin gamitin. Global volume adjustment knob. For speaker sound na siya and wireless microphone. Dito yung i-adjust kung gusto nyong lakasan or hinaan yung sound nito mismong speaker tsaka nung microphone na ginagamit nyo. Next naman itong mga white line buttons. Ito ay yung light mode adjustment siya. So, meron siyang 9 na light modes and nakadepende sa atin guys kung anong klaseng lights yung ilalagay natin. For example, ito yung number 1. Number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang dami niyang choices kung ano yung gusto nating mode ng lights niya. Brightness niya. Meron siyang 3 level of brightness. Mas yun lang ito kapag gusto niyo pang taasan yung brightness niya. Una niya, then next, ayan, mas luminaw pa siya. Tapos, ayan naman guys, yung pinakamataas niya na brightness. Ayan sa accompaniment tone niya. Meron siya dito na minus, then merong add. So, kadalasan dito lang siya sa 0. So, yung bawasan yung tone, ipindot niyo lang itong minus.
Pag gusto niyo naman i-add mong tone plus. So, nasa sa inyo anong klaseng sound yung gusto niyo. Then, itong nasa gitna naman ng tone, ayan naman yung music only button. Kung gusto niyo reduce yung vocal frequency ng accompaniment niyo, i-mute niyo lang siya. Vocal cancellation on. Ayan, naka-on na siya. Then, i-off niyo, i-press niyo lang siya ulit. Vocal cancellation off. Ito yung sa previous song, play or pause, tsaka yung next song. And madalas lang gagamit lang to kapag naka-recording sa itong record. So, pwede nyo itong gamitin kapag gusto nyo na mag-record ng cover songs nyo. Pero magagamit nyo lang kung meron kayong nakasaksak dito na TF card or USB flash. Pero pag wala, hindi nyo siya pwedeng gamitin. Then, itong EQ, scene effect naman siya. Pero malalaman lang natin to kapag nag-audio testing na tayo. Kasi meron siyang 6 types ng scene effect. So, meron siyang 6. And mamaya natin malalaman yung pinagkaiba ng mga sounds niya kapag kinonect na natin yung phone natin dito sa speaker. Then, itong mode naman, ito naman yung para dun sa kung paano natin i-coconnect yung gadgets na gagamitin natin or TV. Na is yung Bluetooth. Ayan, pwede yan sa any gadgets. And madalas ayan talaga yung ginagamit natin kasi hindi na natin pa kailangan ng mga wires. HDMI ARC Line In Coaxial Bluetooth Pairing. And yung iba naman, nasan talaga may kailangan wire dyan kapag i-coconnect natin siya sa TV natin. Now, mag-audio testing naman tayo. First na i-check natin ay itong microphones, then next naman yung sa speaker. Kung natin i-check yung microphone, syempre dapat ipipress muna natin yung power button itong speaker. Naka-on na siya. Kaya i-check naman natin itong button functions itong microphone. Itong nasa taas at nasa baba, ito naman yung para sa button ng volume. Ito yung lakasan, ipipress nyo lang ito. Check muna natin. Sound check. Mahina siya, so lalakasan natin. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound. Sound check. Sound. Sound check. Sound. Sound check. Kapag tumunog yun guys, ibig sabihin niya na yung pinaka-maximum volume niya. Eh kapag ihinaan nyo, press nyo lang yun nandito sa baba. Or kung gusto nyo tuloy-tuloy na yung paghina niya, i-press nyo lang siya ng matagal. Tumunog na siya, ibig sabihin, ito na yung pinakamababang volume niya. Ito. So, aside dun sa adjustment dito sa speaker, pwede rin natin i-adjust na mismo yung sound dito sa microphone. So, i-coconnect ko cellphone ko dito sa speaker, dito natin i-adjust yung volume nun. Ang lakas na, diba? So, kung hihinaan natin, press na natin ito. Siya at tumunog to, ibig sabihin, ito na yung pinaka-mababang volume niya. Lalakasan ko naman, ito naman yung ipipress ko. Isa man itong EQ, ito naman yung para dun sa microphone vocal adjustment. Kung gusto niyo mas maging dimmer yung sound ng voice niyo, pipindot niyo itong EQ minus. Ay, tumunog siya, so ito na yung pinaka-mababang voice ko. Pero kung gusto niyo parang mas maging brighter yung sound ng voice niyo, ipress niyo lang itong EQ plus. Sound. Tumunog na siya kasi ito na yung bright na voice ko. Pansin kong difference niya nung kanina na pinakamababa siya. Parang ito, medyo nagkaroon siya ng echo. Kung gusto niyo na may echo, so ito yung pindutin niyo, EQ Plus. Ito naman yung pinaka-favorite ko dito sa microphone. Voice changer, itong nasa gitna. Yeah. Pag pinindot nyo ito, mag-iiba yung voice nyo. Itong sound ko ngayon is yung original sound ko. Pag pinindot ko siya, mag-i-email yung voice ko. Ito naman yung next na voice. Female. Ito naman yung sa female voice. The next. Magic. Sound. 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 Next. Children. Sound. 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 Origin. Hello. Ayan, bumalik na ako sa normal kong voice. Dada na tayo mag-audio testing dito sa microphone niya. Next naman na ite-testing natin is yung sound din ng speaker. Kung gusto kong palitan yung scene effect niya, pindutin ko lang yung EQ. Room. Party. Recording studio. Concert hall. Idol concert. Origin. Sana napansin niyo yung difference ng sounds niya nung pinalitan ko yung mga scenes effect niya. Then isa pang i-check ko dito sa microphone, itong reverb. Ito naman yung mas magbibigay ng echo sa voice ko pag gusto kong magkaraoke. Yung pinakamababang reverb, taasan ko pa siya.
Sound? Sound check? Sound? Mas lumakas yung echo niya. So perfect to kapag magkakaraoke ka. Next na yung audio testing naman natin ay yung main purpose nitong music capsule, itong karaoke. Phone ko, naka-bluetooth na siya dito sa speaker. Cover ako ng song ngayon para matesting natin yung quality ng sound nitong speaker and nitong microphone. Hanggang ngayon, ligado na naman ako. O bakit ba kinikilig na naman ako? Pero ngayon ay parang kakaiba. Ngayon andyan ka na rin magmamadali. Ikaw na katabi. Wireless microphone, pwede pa tayo mag-add ng dalawa pang wired microphone. So, tayo gumamit ng total of 4 microphones habang ginagamit tong speaker. Anong wired microphone, kakunin ko siya dito. Check. Sound? Kahit na ibang microphone na siya, maganda pa rin naman yung quality ng sound niya. Check natin isa-isa yung microphone. Ito yung wired. Sound check? Sound check? Sound check? Pwede natin silang pagsabay-sabayin. Kukunin ko na itong guitar ko, guys. And syempre, dapat meron kayong audio cable para makonect nyo siya dito sa speaker. Kukunin itong guitar ko dito sa speaker. And ayan, mapapansin nyo, diba? Ang ganda pa rin ng sound talaga nitong guitar. So, testing ko naman itong wired microphone sa itong guitar. Cover ulit ako ng song. Song na i-play ko is musika. Ikaw ang mahal, ikaw ang lahat, ikaw ang katawan, ikaw ang kanta, bukas magiging hindi mo mawala, Feel ko na itong microphone na ito ay hindi ko na siya pinatay. Tayo sa ating unboxing, setup, and pag-check ng mga button functions nito and audio testing. And ang masasabi ko na super worth it talaga itong mabunong Sudotac KM300 kasi nga diba portable siya and chargeable. Kaya natin silang gamitin anytime and anywhere. And sobrang recommended to para dun sa mga nagbabasking kasi pwede natin siyang i-connect sa mga instruments katulad na ng guitar or kahit beatbox pwede siya. Pwede natin din siyang gamitin for family gatherings or pag gusto nyo mag-bonding ng mga friends nyo. Price nga pala nito is $5,990. Madalas meron naman silang sales and last time nakita ko ang price nito is $5,000 lang. So abangan nyo na lang dun sa Lazada nila. So hope you guys enjoyed my video. Don't forget to put a thumbs up, subscribe, and comment down if you have any suggestions for my next videos and covers. See you on my next vlog. Bye!